Good morning, sehatilah. We belong to Jesus. Pilih banget tayo palakpakan ang ating Panginoon. Let's say that we are belong to Jesus sa ating pag-aralan ngayon. Okay? So, napakaganda na kahit maraming trials, medyo pababa, medyo pataas, but still ay tayo ay nasa Panginoon pa rin. Amen? Okay. So, sige, tayo ngayon ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. Magandang umaga sa mga sumusubaybay sa ating parating at naway tayong lahat ay pagpalain. Pag-aralan natin ngayon yung pag-uugali ng mga taong maka-Diyos. So, dahil sa kanta natin ay tayo ay nasa Panginoon, pag-aralan natin ngayon yung mga karakter natin bilang mga alagad, bilang mga lingkod ng Diyos. Okay? And then, tingnan natin kung saan na ba talaga naabot natin na ba talaga yung gusto ng Diyos na dapat natin abutin. Okay? So, again, kailangan natin na pag-aralan ito sapagkat napakahalaga at napapanahon ito sa atin ngayon. Okay? So, makita natin kung mayroon tayong determinasyon o mayroon tayong tiyaga bilang mga lingkod ng Diyos. Eh, marami ngayon sumisigaw eh. Jesus, di ba? Tingnan natin yung determination natin pag tayo ay sinubok na ng Panginoon. Kasi doon natin masusukat yung ating mga pagkatao bilang isang lingkod ng Diyos. Okay? Mayroon po akong itong babanggitin sa talata na ito. Ito ay isang versikulo lang. Pero mayroon akong babasahin sa mga early verse po niya para lalo natin maintindihan yon. Kung bakit tumantong doon yung ating binasa nito na nagbunga. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo at buksan po ninyo ang Biblia ninyo sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 23. Matthew chapter 13 verse 23. Sabay-sabay po tayong magbabasa. So Matthew chapter 13 verse 23. So isang verse lang ito. So yung babasahin natin is the meaning of the parables. So ang kahulugan na po ito na ating babasahin doon sa sinabi ng Panginoon sa mga nahulog sa daan, sa isto, sa batuhan at saka sa pangalan ito, yung ininis na ininis yung binhi at hindi nakapagpatuloy at mayroon namang nahulog. So, magbasa tayo sama-sama. So, nakuha na po ninyo? Matthew chapter 13 verse 23. Okay, yan po yung aking binanggit kanina. So, to show the determination or to reveal the perseverance of God's servants. Okay. So, sabi dito, 23. Sama-sama. But what is the seed that fell on the good ground? The seed is like the person who hears the teachings and understands it. That the persons grow and produce fruit, sometimes 100 times more, sometimes 60 times more, and sometimes 30 times more. Okay, let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat ng taos puso sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. In times of hardship, in times in our difficulties, Lord, naniniwala kami na kayo, O Diyos, ang aming kadungan. Ikaw ang aming lakas, O Lord. Thank you, O God, Panginoon, sapagkat binibigyan niyo kami, Panginoon God, kung paano namin mapagtatagumpayan ang mga bagay na aming kinakaharap. Heavy trials, heavy troubles in our life. Lord, salamat sa pagkakataon ito na harinawa, itong mga salitang ito na aming babanggitin ngayon ay umaakma rin sa aming pamumuhay ngayon, Panginoon. Sa habang na ng aming pag-aaral at paglilingkod sa inyo na kami ay dapat mamumunga
hindi lang nalalagasan ang bunga ng Panginoon. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus na lahat ng sa ating amen. Okay, tayo pong lahat ay magkakaupo na. And let us proceed doon sa topic natin. And we will discuss sa verse na ito na ating binasa. Okay? So kung inyong mapapansin po yan, na sinabi yun ay mayroong nahasig sa mabuting lupa, sa maayos na lupa. So tingnan natin kung nasa mabuting lupa yung seed na yon sa buhay natin. Okay? So about doon sa ating binanggit ngayon, kung inyong papansanin po nyo sa early verses, si Jesus ay bumaba sa kanyang bahay at pumunta sa lawak ng Galilee. Sa Galilea. At pagdating doon sa Galilea, doon sa lawak, sa lake na yon, Lake of Galilee. So went out doon sa kanyang bahay at pumunta doon sa Lake of Galilee. At siya po ay umuburon. Okay? Nung umuburon ng Panginoon, siya ay nagkwento ng parabola. Okay. Parabola po yung kanyang dinamit dito. Kasi may mga tao na hindi nakakaunawa at may mga tao nakakaunawa. Okay? So dito, sana tayo ay tayo yung mga tao na nakakaunawa. Minsan nagsabi ako dito sa inyo na mas maigi na ikaw yung nakakaunawa kaysa ikaw yung inuunawa. Di ba? Okay. So, sa pagkakataon na yon, so basahin mo muna yung bago ko yun ulit tapusin na. Sa 23, at inilarawan, sabi dyan, at inilarawan ng asin sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito ay sila'y nabubunga, may ting 100, may ting 60 at may ting 30. Kung inyong papasinin yung ating banabasa ay hitik. Diba? Pag sinabi ng hitik, talagang marami siya bunga. Talagang kitang-kita siya, hindi lang dahon. Kasi may mga puno ngayon, puro lang dahon. Mga dahon, mga pakinang lamang. Minsan yung puro lang dahon ay mayroong mga bungang nakatago. Tinatago yung bunga. May nakita kayong puno na gano'n? So, sabi, mayroon. Akala mo walang bunga, pero tinatago niya kasi ayaw niya kumbigay. Okay. Nang pagkakataon na yun, so kung inyong papansinin, sabi niya ay umalis, bumaba si Jesus sa tahanan at pumunta doon sa lip o lawak na Galilea. At pagdating niya doon sa lawak ng Galilea, napakaraming tao. Eh? Napakaraming tao doon. Nung pagkakataon na yun, doon nag-umpisa ang Panginoon ng magsalita ng tainhaga. Sapagkat marami siyang nakita na ang napakaraming tao pero hindi marunong umunawa. Kaya sinabi nga dito ng Panginoon sa mga disipulo, mapalad kayo sapagkat kayo ay nakakaunawa at kayo ngayon ay naririto na nakikinig ng salita ng Diyos, tayong lahat ay nakakaunawa. Kaya mapalad tayo. Diba? Kasi sinabihan ka ngayon ng Panginoon na mapala. So, sa pagkakataon na yun, so, napatuloy ang Panginoon ng kanyang talinaga. So, kinikwento niya doon, nasabi ng Panginoon na mayroong manghahasik. Okay? So, mayroong nahulog sa daan ng mga buting. Tapos, mayroong naman nalaglag doon sa mga baluhan. And then, yung pangatlo na ganyan sinabi ka, ay mayroon naman binhi na laglag doon sa dawagan. Okay? So, ilang lahat? Apat. Sa daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa mabuti, lupa. Sa apat na ito, saan na tayo? Sa daan, sa batuhan,
yun pangapa ay all sa mabuti lupa na laging hinahanap ng Kristiyano na siya ay mabuti lupa na namunga. Okay? Di ganun po. Di, sabi ng mga alagad, bakit ganun, Panginoon? Pumunta siya, lumapit siya doon. Eh, sabi ng Panginoon, mayroong nakakaintindi at mayroong hindi nakakaintindi, kaya ako nagsasalita ng ganito. Kaya sabi niya, ang mayroong karunungan ay dadagdagan pa. At ang wala ay kukunin pa. So ano nang natira? Wala na. Diba? At tuloy-tuloy po na nagsabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, marami na yung nagkakakita. Sabi ng Panginoon, marami na yung nagkikinig, hindi nakakaintindi. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. At sinabi ng Panginoon Jesus, natupad ang sinabi ni propeta Isaias. Ano ang sinabi po ni propeta Isaias? Ito ang sinabi niya. Sabi dito, natupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo naka-uo-nawa. At sana kayo narinito tayong lahat ay nakikinig dito na nakakaunawa. Kasi mahirap yun na nakikinig tayo na hindi nakakaunawa. Kaya na sabi niya, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Yan ang yung sinabi. Okay? Hanggang sa dumating yung pagkakataon, pinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin na binhing nalaglag sa daan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa dawagan, at nalaglag sa mabuting lupa. At ito yung una. Okay? Ang una mga kapatid na nalaglag ay saan? Sa daan. At dumaan yung ibon. Alam niyo ba yung ibon? Yung ibon ay si Satanas. Hindi yun maya. Yung ibon na yun, yun po ay simbolo na siya ay masama, walang iba kundi siya ay evil. Eh? Sabi ng Panginoon, eh, sabi niya, tingnan niyo ha, pakinggan na ninyo ang kahulugan ng talinhagang tungkol sa mga hasil. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa ito ay katulad ng mga binhing na hasil. Kung isa ka na hindi nakakaunawa, ikaw ito. Naintindi ano? Kung ikaw ay isa na hindi nakakaintindi o hindi nakakaunawa, isa ka dito. Pero kung ikaw nakakaintindi, kabilang ka sa infinity ng Diyos na nakakaunawa. Dalawa, di ba? Sabi niya, sa mga hindi nakakaintindi ito. Una, sabi niya, na inilarawan niya dito, sabi niya, na katulad ng binhing nahasik sa tabi ng daan, dumarating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Ito ang hindi maganda. Kasi yung salita ng Diyos na sinasabi natin perlas at kayamanan, inagaw sa puso ng isang tao. Alam niyo po ba kung sino yung kumukuha? Yung evil. Yung evil na yan na binabanggit niya, tinoka, ang imo na yan, walang iba kundi evil. Siya ay masama, siya ang diablo, siya ay si Satanas. Okay? And then yan po yun. At inilarawan ng binig na hasik sa kabatuhan, ang nakikinig ng salita at basayang tumatanggap nito, kagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian upang umusik, dahil sa salita agad sila, ng lamig. Ang masaklap dito, hindi lang ng lamig. Frozen pa.
yelado. Pagdating ng pag-uusi, alam niyo po ba yung bato? May lupa rin po yun. Kaya nga, yung ugat po noon, hindi nakapag-ugat ng maayos sapagkat kundi lang yung lupa ng bato. Kaya pagdating ng pag-uusik, yung nahasip doon sa batuhan, mabilis po siya nanlamig. Nanlamig, nahilado, kasi nawala na siya. Kunti pagsubok na. Maraming mga Kristiyano ngayon hilado. Naroon sa simbahan, pero hilado. Ano ibig ko sabihin? Prusik yung kanilang puso. Malamig. Hindi siya mainit. Alam niyo ba yung salita ng Diyos nagpapainit sa katawan na tao? At kaya niya tumawin yung mga nalalamig na puso. Yan yung salita ng Diyos. Pero kung hayaan lamang ninyo yung fire, alam niyo ba yung words of God ay simbolo ng apoy? Yun yung words of God. Di ba? Simbolo ng apoy. Kaya yung mga nagigilado mga puso ay kanyang tinutunan. Eh? Alam niyo yung pangatlo? Ang pangatlo, mga kapatid, ay ito naman. Inilarawan naman ng nasig sa dawagan ang natitinig ng salita ngunit naging abala sa mga banay. May mga pagkakataon, umangat na sana yung buhay, umayos. Ang hindi naging maganda, alam niyo dito sa pangatlo, yung naging abala na siya sa kayamanan. Nung unti-unti niya na nakakalimutan yung kanyang pangako sa Panginoon. Alam mo kung ano nangyari? Ininis ng dawag. Mas mayaman ako sa iyo. Ikaw, nahahamon ka rin. Gagawa ka ng paraan. At kahanap ng kahanap para angatan mo siya, nakalimutan mo yung pangako mo sa Panginoon. Di ba? Ano yung mga dapat mayroon tayo ngayon? Hinahadlangan lang tayo niya para huwag tayong maglingkod sa Panginoon. Dapat na ikaw ay balak-abalong para tanggalin yung pag-iisip at ang puso mo na dapat mayroon ka gawin sa simbahan hindi mo magawa dahil ikaw ay nasa dawag. Tama? Bakit hindi tayo nakapagbibigay ng oras? Kasi ang dawag ang yan, nakikipag-unahan tayo. Bakit anong sinabi po ng Biblia? Ininis, binoli sa madaling salita. Maraming mga Kristiyano ngayon matatagal sa simbahan, pero pagdating ng araw, binoli siya. Binoli ng binoli siya, iayaw din natin yung pangat eh. Dapat tayo lagi yung angat. Kaya ano-ano nangyari? Eh ganito, ano nangyari mga kapatid? Ngunit, naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa naging maibigin? Sa Diyos o sa kayamanan? Balungkot, di ba? Nung pagkakataon, nagsabi sa amin si Maxine, Papa, paano po pag mabisi na ako sa school? Hindi na ako makapagsusunod. Sabi ko sa kanya, isa lang yung pinitawag kong salita sa kanya. Hindi mo dapat siya kinatuwa. Dapat siya ay ikinalungkot mo sapagkat hindi ka makapagsunod. Simple lang yung sinabi ko sa kanya. Pero kung naranatan mo ang masaya ka, wala yung binigi sa puso mo. Ang umiiwas sa mga bagay na ganito, mapapahamak ko tayo. Ikaw na naghanap ng sarili mong kapahamakan. Diba? Anong sinabi pa rin po rito, ano ba ang salita'y nawala ng puwang? Wala ng gana. Wala na siyang puwang. Okay? At sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. Ito mga kapatid, ano ba yung tinutukoy na hindi makapamunga? Ang tinutukoy ba natin dito ay kayamanan na magpakayaman tayo millions, billions, trillions? Kung yun sana, wala na yung pang-apat. Hindi eh. Material at financial ba yung tinutukoy natin dito? Hindi. Kasi kung financial at material po yan, dapat huminto ng Panginoon doon sa pangatlo. Kasi yung tinutukoy ay yaman. Pero hindi po. Magpakayaman sa inyong pagkatao sa salita ng Diyos.
Pinibang niyo naman yung mga tao na sa Diyos. Yes! Tama po nga. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, ang kayamanan niyo ba ay sa Panginoon ng galing? Yung sinasabi natin, pipili tayo sa apat. Kasi kung yan ang kayamanan mo ay sa Panginoon, dapat nag-i-improve ang gawain mo sa Panginoon. Kasi hindi po dito kayamanan. Kung kayamanan lang po talaga, dapat hininto ng Panginoon sa pangatlo. Kasi ang sinabi nito ng Panginoon, sila, ang puso nila, naging maibigin sila sa kayamanan. E bakit tinuloy po ng Panginoon? Mayroon pang isa na hasik sa mabuting lupa. Kasi yun, ang kanya doon ay yung kanyang spiritual na pamumuhay. Naging wansa, isa lang yung ating pinugusan. Yung physical na natin pagpapauna tayo at sinasabi natin, ako ay pinagbala ng Panginoon. Again, hindi lang sa pera pinagpapala ng Diyos ang tao. Naintindihan mo? Sabi natin pinagpala ng Diyos, how about doon sa ibang bagay? Pinagpala ka ba ng Panginoon? Pwede bang pagpalaan ng Panginoon na hindi mananampalataya? Yes! Pwede ba sila yumaman? Yes! Yumaman nga eh. Maliwanag naman sa Biblia. Kahit wala ka sa Diyos, yayaman ka. Sarili mo lakas, yayaman ka. Pero ang tanong, yan ba ay kagustuhan ng Panginoon na ginawa sa iyo? Pwede ka na yumaman sa sarili mo lakas? May mga magnanakaw na yumayaman. May mga hindi magnanakaw na yumayaman. Ang pagpapala na tinutukoy dito ng Panginoon, mayaman ka nga sa mga bagay na mayroon ka ngayon, mahirap ka naman sa spiritual mo pagmumuhay. Diba? Tingnan ninyo, di ba? Kung pinag-usapan lang talaga dito material at financial, hindi na dapat tinuloy ng Panginoon, hindi. Pero ano po yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat na sinabi niya? At inilarawan na nahasik sa matatabang lupa ang mga nakikinig ng salita. Ha? At nakakaunawa ito. Nakakaunawa ito, sila'y namumunga, may 100, may 60 at may 50. Mayroon po kaming talakayan kanina about this. Kung tinutuloy mo yung pera mo ay sa Diyos, hindi ka dapat natatakot magbigay sa Diyos. Tanda yun. Pero, kung yung pera mo natatakot at magbitaw para sa Panginoon, palagay mo, yung pera mo ngayon ay sa Diyos? Kasi kung yun ay tinuturo mo nagagaling sa Panginoon, hindi ka matatakot magbigay sa Kanya sapagkat ang magbibigay uli sa iyo ay ang di ba? Hindi mo lang kayang ibigay dyan kasi sarili mo kasing lakas ang iyong ginagawa kaya hindi mo mabitawan. Ito, tama si Sister Bernadette, pinag-usapan natin ngayon na. Si David, gusto niya magpatayo ng templo ng Panginoon. Pero anong sinabi? Hindi ka magtatayo. Sino yung magtatayo? Yung kanya, anak na si Solomon. Papira si David. Anong ginawa ni David? Siya ay naghanda ng mga kagamitan. Kaninong pira na galing kay David? Natakot ba siya na ibigay at ibigay lahat ng pira yun ng napakarami? Natakot ba? Umatas ba siya? Hindi. Kasi ang alam niya na kung ano ang mayroon siya, yun ay galing sa Diyos. At bakit ako matatakot na ibigay ko ulit ito sa Panginoon? Siyempre rin magbabalik sa akin. Yun yung dapat na isipan ng isang Kristiyano. Na lingkod ng Diyos, kung yun ay galing sa Diyos na pagpapala, hindi mo kailangan matakot. Pili mo natin palapakan ng Panginoon? Takot ka lang kasi iniisip mo yung pera mo na mayroon ka na yung kayamanan galing sa lakas at pawis mo. Tama ho? Di ba? Ito yung sinasabi ng Biblia. Pwede po again, pwede po umaman yung tao kahit wala sa Diyos. Nakita niyo yung binasa natin pangatlo? Ininisip.
kaya yung puso nila napunta doon sa pagkakamundo. Ito yung problema lahat natin ngayon pag dumadating na po yung hidden trials, yung mga sinasagupa natin. At akala natin, pag marami pong bahay at marami kayamanan, ay sila ay pinagpapalang. Hindi yung lahat. Di ba? Minsan tayo, hindi natin napapansin yun na pag alam natin may pira na yun, ay pinagpapalang sila ng Diyos. Again, pwede silang magpagalong para magyaman sila. Okay? Pili nila yung gawin. Sa pagnanakaw, pili yung mama. Tama, brother na yan? Pili yung mama. Okay? So dito, tuloy tayo. Sabi niya sa atong umpisa, sabi niya, ito mga kapatid, pagluba natin sa atin yung mga pagsubok sa buhay natin. Sabi niya, sorrow, depression, kamatayan, unemployment, series of failures, illness are tools that the devil uses to test your faith. Tingnan niyo po yung apat. Tingnan niyo po yung tatlo na binigyan niyo. Saan po sila sinubok? Di ba? Asan sila sinubok? Kadalasan ang mga tao ngayon pag sinusubok na po ng panahon, doon mo makikita kung siya ay mananatili o hindi sa salita ng Diyos. Di ba? Doon ka masusubok. Kung inyong papansinin sa Job chapter 1, doon chapter 1 na yun, makikita niyo dyan, sina first before God. Tama? Satan appears before God. At sabi ng pero ang ginagawa mo, Satanas, nagpare-parehing parunroon sa langit na lupa. Napansin mo ba si Job? Wala siyang kakaiba dito sa lupa. Hey! Ang sabi ni Satanas. Talaga? Ang sabi niya. Okay? Oo, wala! Pero nung dumating na po yung testing kay Job, dito naniwala si Satanas. Nakakaiba si Job. Di ba? Dito siya nasupalpal ng Panginoon na hindi lahat ng tao ay nakatungon lang sa mundo. At sana isa karo. At isa karo. Naintindihan no? Sana isa ako doon. Alam niyo ba yung pagsubok niyo? Alam lahat niya yan na binasa ko. Okay, sabi dyan, sa nabasa natin, di ba? Ang kalungkutan, depression, kamatayan, kawalan ng trabaho, seryo ng mga pagkapiko, sakit, ay mga kasangkapan na ginagamit ng Diablo upang subukin ang iyong pananampalataya. Sino man ngayon yung mga nagtitiis at naghihina? Sino ngayon walang pera? Lahat naman tayo pera. Huwag kayong magsabi wala kayong pera kasi mahirap yan. Ay pinasusulingan nga natin ng Panginoon na wala, hindi siya nag-provider. Ang piso ba ay pera? O may pera ka? Tama ba? Lahat ba may pera? Lahat? Okay, lahat tayo may pera. Kumbisilyo ako na, kumbisilyo din lahat tayo may pera. Kaya nga lang, kung mayroong bibili, hindi, kasya. Pero may pera ka. Naroon? Huwag mong susubukan ang Panginoon na sasabihin mong wala akong pera. Kasi pag yan ay tinutuhanan ng Panginoon, baka umiyak ka. Huwag kayong masanay. Kasasabi ng ganyan, uulitin dito sa inyo. Maraming pastor ang nagsasabi nito, hindi lang ako. Huwag na huwag kayong magsasabi na wala akong pera. You know the power of tongues. Sa salita na, may pwedeng mangyari sa isang iglap sa ginagawa mo. Ito ay isang warning sa ating lahat. Naintindihan mo? Kung ikaw man ngayon ay naghihirap at nagtitiis, tulad nyo, pasalamat ka at pinagmamahal ka ng Diyos.
sapagkat may darating sa iyo napakalaking blessing. Tama po? Kung may pagsubok po sa buhay natin, na tayo dumaraan dyan. Pero sana naman, yung mga binhi na hasik sa atin, na hindi katulad sa daan, hindi katulad sa bato, at hindi katulad dito sa tawagan. Amen, ho? Sana wag maging ganun tayo. Ano yung pagsubok eh? Hindi ibig sabihin, porque ikaw ay meron din na sinusubok. Sinusubok tayong lahat. Mayroon o sa wala ka, mahirap o mayroon, may sakit o wala ng sakit, ikaw ay sinusubok ng Diyos. Tama, ho? Para nasalain, ayusin ang ating pananampalataya sa kanya. Amen, ho? Ngayon, pag ikaw pa ay dumadating sa katulad nito, lagi yung tatanda yung sinasabi ni Paul. Ano ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13? Eh? Ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para ikaw ay magtagumpay sa pagsubok sapagkat hindi ka lang ang nakaranas doon, kundi yung mga nauna pa sa atin ay nakaranas ng pagsubok at nagtagumpay din sila. Tama po? Kung ikaw ngayon ay nasa mabibigat na pagsubok, huwag ka sana yung binhi na katulad ng sa dawagan. Sana yung binhi na narinig sa iyo na kahit ano pa yung pagsubok at mabigat, kahit nakapalit ay kamatayan o tanggalin ka sa trabaho, may magsaraman sa buhay mo, may magbubukas pa rin sa iyo sa tulong ng Panginoon. Amen, ho? Yung pagsubok na yan, narinig na yan. Okay? O, ngayon lang po, sana yung mga binhi na narinig sa atin, binhi na namumunga na kaya panahanan yung salita ng Diyos. Hindi ka nananangan sa pira, sa kayamanan, doon, sa mga bagay, sa patuman. Di ba? Kasi minsan, pag gano'n ang agad, ang bilis natin mawala sa salita ng Diyos kasi ang ating pinananangan yung mayroon tayo. Di ba? Kadalasan, sabi ng aking napakinggan isa na may pinuto na mong seminar. Alam mo, pastor, kadalasan ang mga hindi nagiginig. Sabi niya, yung may pira, yung may alam ko na. Ayun yun. Bakit may pira ko, pastor? Kasi pag may pira, madali, makinig. Kasi may mga pangako pag may pira. Di ba? Pag mayroong alam, yung alam ko na yan. Yan yung mga tao ang hirap, pakinggaan, hirap tumubo yung pinhi. Di ba? Paano yung mamumunga yung tigiisan natin kung sa bawat problema natin, ganun yung ating sistema? Ang lapitan mo ay ang Panginoon. O pumunta ka may kina Brother Francis, nang nakarampang yung Diyos. Alam niyo po yung 12 years bleeding? Yung labing dalawang dinurugo. Yan babae, napakayaman. Ang dami nilang tinuntahan. 12 years pleading, isipin niyo yun. Dinurugo po siya araw-araw. Ang sabi ng Biblia, ang dami niya lang pinuntahan, kasi ang dami niya pinuntahan, ubos na yung anong kayaman, o di ba yaman? Di ba? Sabi niya, ubos na lahat ng aming pag-aari. So pag gano'n po yung salita, yung turo na ganyan, mayroon talaga siya. Lahat ng pinuntahan niya. Alam niyo? Ni konti, hindi bumama yung pagdurugo. Mahirap ano? Ibig sabihin yung pagkakataon talaga na hindi natin kailangan yun. Ito ang pumasok sa isip niya. Isa naman. Mahawakan ko lang yung layanin ni Jesus. Wala siyang intensyon na kausapin ba eh. Ang sabi niya lang, ang mahawakan ko lang yung layanin. Kahit hindi siya pag-pray ni Jesus. Kahit hindi siya mapasin Brother Ryan, basta sabi niya lang, basta dumaan siya, hawakan ko lang. Ganon yung katindi yung kanyang tigiliman, libo yung dumami na dumami, kasi ang kanyang pananampalataya ay buo. Hindi talaga siya nanangan doon sa mayroon siya. Kundi, ano yung magagawa ni
Jesus sa akin. Diba? Dumaan si Jesus. Noong dumaan si Jesus, yun lang. Maliit lang na bagay ang ginawa niya. Hindi ganyan hawakan si Jesus sa amin, sa katawan, kahit dito sa paa. Hindi. Ang laylayan lang, ano, ang nangyari, hinawakan niya po yun at automatiko huminto ang kanyang pagdudugo. May nagawa ba yung kanyang pinabawalan ng bayan siya? Wala. Ang may nagawa sa buhay niya, wala iba kundi si Kristo. 12 years. Pero isang araw na, wala pa isang araw kay Jesus. Abunan niyo lang, ibubunan niyo Francis. Ang bilis lang eh. Yan isang araw. Pero tingnan niyo po yung kanyang sariling pag-iisip na 12 years na kanyang ginagawa, pumunta doon sa mga manggagamot kahit saan, walang pagulog, walang paglapit kay Jesus sa pagkatakasan tingnan doon sa bayroon siya. Ano nangyari? Nakakalungkot, di ba? Kung saan yung malapit na siyang mamatay, sa kapas niya nakapag-isip ng gano'n. Layan-layan na. Kapatid, gabuti lamang ang pananampalataya. Makukuha mo na yung tape sa 10 o 1,000 makukuha mo yun. Gabuti lamang. Gumaling hindi. Gumaling. Ano ang naramdaman ni Jesus? May lumabas na pagod. Kapangyarihan sa kanya. Kung natakot ako yun, minahalo pa ako. Di ba? Yan yung mga bagay na dapat natin intindihin. Tinutukoy natin sa binasa kanina. Hindi pinasya, hindi pamilya, hindi kayamanan na mayroon ito. Kung gaano ka na talaga kayaman sa Diyos. Yun yung inahanap ng pag gaano ka na kayaman sa salita ng Panginoon. Hindi kung gaano na kaawak yung pira mo, kayamanan mo, o lupa mo. Hindi yun. Ang inahanap nito ng Panginoon, yung kayamanan na mayroon ng salita ng Diyos sa buhay mo. O di ba? Kaya itong bleeding na ito, makita niyo po. Ayan. Hindi nahasik sa dawa, hindi nahasik sa batungan, at hindi nahasik sa daanan. Yun sa puso niya. Di ba? Okay. So, dito mga kapatid, sabi niya sa 1 Peter, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes. Though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory to the revelations of Jesus Christ. Amen po ba? Sa buhay natin ngayon, ano na ba yung ating kalagayan sa Diyos? Okay. Ibalik niyo yung buhay ninyo. Ako, eh, wala niya ba nga? Tanggalin muna natin yun. Yabang ano? Tanda ninyo mga kapatid, noon at hanggang ngayon, at maging sa mga susunod na araw, hindi magbabago ang Diyos, at sana huwag kang magbago. Kasi pag dumaan pa uli yung testing sa atin na ganitong pandemic na ito, ganun uli yung ugali mo, aabutan ka ng Panginoon na malamig. Tama po? Dito tayo nagkukulang sa ating pananampalataya. Tingnan po ninyo. Marami akong pastor ngayon na kasalamuhan. Pastor! O bakit? Sabi niya sa akin, pastor, wala ka pong nahalata? Sabi ka pong nahalata? Sabi niya, parang nakikita ko ngayon, nung dati natin mga gawain, ay iba na sa dati natin ngayon sa pagbabalik. Ay, ganun. Ganun talaga ang buhay. At pwede ka sa pagkisang pastor, sabi niya, ito na yung panahon ng pagbibistay. Alam niyo yung bistay? Ayan, yung bistay, yung maliit, pinipili na yung maliit na buhangin. Ito yung pagsasalat ng Panginoon. Dito mo makikita yung nasa lupa na nalaglag. Dito mo makikita yung mga nasa bato na nalaglag. At doon sa mga dawagan na nalaglag. Dito natin makikita. Sabi niya sa akin, what time ang pinag-check yung nakaraan na ngayon? Sabi niya, alam mo ba, Pastor, yung panahon natin ngayon ay pagbibistay. Makikita mo dito ngayon yung tunay na Kristiyano at hindi Kristiyano. Sabi niya,
yung Kristiyano at na kikrish siyempre tanungan lang. Mahirap yun ha. Kasi again, ang Panginoon sa may problema ang mundo o sumawala man, palagay ninyo pag may problema ang mundo walang Diyos? Ano? Ano? Kung walang problema ang mundo, ano ng Diyos? So, ibig sabihin, may problema o wala yung mundo, ano ng Diyos? So, hindi mo kailangan ihinto ang iyong o, di ba? Ikaw na lang gumagawa ng para-para ihinto mo, pero ang Diyos hindi napapagod sa kahit sa ginagawa niya sa'yo. Di ba? Ito mga kapatid, ispiritual sa atin na. Tama po? Ay, maraming magtataas na pilay na sasabihin, si Pastor, sipin mo, nag-implemento sa sabahan nila, mayroon ng chicken ministry, may pakain na, mayroon ng yun, mayroon, ano, anong gagawin natin? Diba? Okay, dito sa ating pag-aaral ay apat na bagay. The Word of God tells us, don't give up even in difficult times. Number one, perseverance in difficult times for those who understand, continue to remain faithful. Doon sa mga nakakaunawa, pero sa hindi nakakaunawa, hindi nagpapatuloy. Tama po? Kasi ang sinasabi po doon ng Panginoon, dalawa po yun eh. Doon sa may verse, ano po, dito po banda sa may verse 18, and dito naman po sa verse 23, dalawa yan. Yung hindi nakakaunawa at yung nakakaunawa. Ang nakakaunawa ng salita ng Diyos na papatuloy. Ang hindi nakakaunawa, hindi nagpapatuloy. O, absent. Kung pupunta man ang simbahan, late pa. Hindi mo alam ngayon yung Kristiyano kung ano na eh. Di ba? Absent, latecomers. Okay. Kahapon, Brother Jason. Kahapon, kami ng Brother Jason, nag-aral tungkol dyan. Sino po dito nagtatrabaho sa mga kumpanya? Nagtatrabaho kayo? Brother Manny, anong oras yung pasok nyo? Alas 8. Anong oras na dumarating? Sino? Bakit ayaw mo magpalik? Diba? Paano po kung dumating ka ng 8:30? Ano nangyayari? Ha? Katas. Alam nyo, unfair talaga eh. Masakit sa kalooban yon. Pag yung kumpanya yung tumawag sa'yo ang bilis-bilis mo, 1 hour, 2 hours, 30 minutes, 10 minutes, andun ka na nagbabantay sa gate. Tama? Compare natin yung simbahan. Ano mas kayo naman natin ng simbahan? O, diba nakita na natin? Kasi walang deduction sa sahod. Kasi grace eh. Iba na kasi yung pag-intinig ng grace. Kinakapital ngayon, by grace tayo ngayon, by grace. Ganun yung by grace. Ano ba? Natatakot ka papapasok ng kampanya ng nagpasaw sa pagkat tatas. Warning. Memo. Sige, ulitin ko pa. Tanggal. Ano kaya kung gano'n ang Diyos? At gano'n naman talaga siya. Di ba? Ito yung problema natin eh. Di ba? So, sabi niya sa ating, painful pa ba yun? May pagtsatsaga pa ba tayo ng gano'n? Hindi na magandang tingnan ng lagi kang late. Hindi na magandang tingnan ng lagi kang absent. Every time na mayroong activities, simba, hindi mo na nagagawa kasi busy ka. Ay, magungangamin eh. Ay, ikaw, sinabi natin yung tatlo. Sa nawagan, sa batuhan, inagawa na ng dawagan. Eh, meron akong ganito, magulong-galuhin. Wala na ba talagang pagkakataon kahit kunting pika sa puso namin? Kahit kunting lang. Di ba, yun yung hihingi ng Diyos na yun. Pwede mo na ako dalawin ng ganito, tingnan mo nga ako roon. Pero hindi mo alam, minuto, segundo, lagi kang tinitingnan at araw-araw kang tinitingnan na pero ikaw ay hindi.
Sabi din ni Paul, "Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Kasi may unawa siya. Ang walang unawa ay ganito yung pag-iisip. Kasi hindi niya naintindihan yung salita ng Diyos. Isa lang ang naintindihan niya, dito lang sa lupa. Di ba? Yan yung sinabi ni Paul. Ang sabi niya, "Brethren, I do not count myself to have apprehended." Andito ako ngayon, gusto ko maabot yung bagay. Yung pinangako sa akin ng Diyos. Ito yung ugali na hinahanap ng Diyos doon sa binasa natin kanina na nagbubunga ng tiging libo-libo. Ito yung kung paano mo nilalagay yung buhay mo sa Panginoon. Ito yung hinahanap na kayamanan. Kayamanan na natin sa puso natin na hinahanap ng Diyos. Yun yung binasa natin kanina. Kasi kung kayamanan mo talaga dito, dapat hanggang-tatlo lang yun eh. Pero apa? Ito yung hinahanap. Ito yung pananampalataya natin sa Kanya. Diba? Tinitingnan ko yung sa akin, hindi yung limon eh. Hindi yun. Ikaw man ngayon ay dumanas o ano man ang pag-uusin, tingnan mo yung ano yung bagay na pinanako sa iyo ng Panginoon. Amen mo? Kasi kadalasan, hindi nakapagpapatuloy dahil sa pag-uusin. Hebreo 12, "Looking unto Jesus." Tingnan nyo po yung tao. Ano ang kalimitin na nangyayari? Hindi looking to Jesus. Looking kung ano yung mga bagay na nawawala sa Kanya kaya hindi nakapagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Ano po yung advice ng Biblia? Looking unto Jesus. Fix our eyes to Jesus. Di ba? Yan yung tinuturo ng Biblia. Pero kadalasan, ano ang lagi natin nakikita? Mga nanay, sa bahay, walang paminta, walang bawang. Looking to Jesus. Walang sibuyas, walang paminta, walang toyo. Tinuyo ka na rin. Tama, brother, Lito? O, pag walang nakita ng toyo, ano nangyayari ni Stimberian? Natang Stimberian? Wala? Wala. Hindi kaya sabihin ni brother Lito eh, pag walang toyo. Pag walang toyo, ano nangyayari? Tinutuyo na tayo, ano? Based dito sa ating nabasa, sabi po dyan, "Looking unto Jesus." Tingnan mo si Jesus, hindi niya pinakikita lahat ng mga bagay na mayroon. Tingnan mo, ang dami nating worry, kasi sa ang una natin nakikita lahat niya. Hindi mo na na-fix yung iyong pagtingin sa ating Panginoon. Walang faithfulness. Yung katapatan pa rin natin yung hinahanap ng Diyos sa kabila ng bawat mga pagsubok. Yung pinihinga na rin yan sa iyo yung hinahanap ng Diyos eh. Na wala ka sana doon sa daan, wala ka doon sa bato, na unang ugat ka lang. Di ba yung bato pag may lupa? Ako ba natin ang nakita sa akin ha? Sa akin kasi mahilig din ako doon sa bundok. Ayaw ko lang si Brother Francis. May tumutubo, di ba naman talaga ng kahoy sa bato? Pero hindi talaga gaano kaganda yung kanyang tubo. Kasi yung lupa kasi doon, kunti lang talaga. Kaya yung ugat niya, limited lang talaga yung ugat niya. Kaya pagdating ng ulos o bagyo, madali siya matumba. O tag-araw man siya, pagkainitan, madali pong matuyo yung lupa. Kasi kunti lang, pati ugat, madadami siya. O, di ba? So yan yung mga bagay na yan. So hindi na kapapatuloy. So ang inaarap sa atin ng Panginoon, dapat doon sa kabila ng kahirapan natin, ano pa rin ang pagtsatsaga natin at patuloy na nanatiling tapat sa Panginoon. Ang nakakagawa lang nito, yung nakakaintindi ng salita ng Diyos. Pangalawa, number one, apat po ito, ha? Ang ating tinatalakay, yung nakakaunawa na hanggang ngayon nasa simbahan at nagpapatuloy. Okay? Pangalawa, perseverance in difficult times or hardship for those who understand
they continue to seek strength that comes from God. Kadalasan ng mga taong nakakaintindi at nakakaunawa, naghahanap lagi sila ng lakas pag may problema ay sa Diyos. Di ba? Kailan ko kayo nilapitan? Kadalasan na nilalapitan ko po talaga ay ang Panginoon. Nagsabi ba ako ng problema sa inyo? Kayo, nagsabi sa akin? Di ba? Kahit mabibigat na yung problema, nagsabi ba ako sa inyo? Kahit kayo ba may mabigat na problema, nagsabi sa akin? Di ba? Anong sinabi po dito? Perseverance in heart in difficult times, for those who understand, they continue to seek strength that comes from God. Kadalasan ng mga nakasik sa tamang lupa, ang lagi talaga nilang nilalapitan, wala nang iba talaga, kundi ang Diyos. Tama po? Alam nyo kung bakit nagbibigay ang Diyos lagi niya sa atin? Kasi gusto niya na matuto ko lang lagi tumawag sa Kanya. Kasi kung ikaw ay nasa abundansya na, baka makalimutan mo ang Diyos. Di ba? Ang daming tao na nakalimot. Yung prayers ko, nakalulungkot lang talaga yun. Paano ka mamumuka ng ganoong karami kung ganun yung ginagawa natin sa Kanya? Lalapit ka lang kung mabigat. Di ba? So sabi dito, pagjajaja sa mahirap na panahon para sa mga nakakaunawa, na patuloy sila naghanap ng lakas na nagmumula sa Diyos. Yung kwento ko sa inyo kanina, ang hirap pong pananganan ang mayroon katulad ng 12 years bleeding. Nang akala mo, yun yung maglulunas sa inyo. Nagkamali ka. May isa kang nakakalimutan. Di ba? May isa kang nakakalimutan na lulunas sa iyo. Lahat ng lunas na hinahanap natin ay nasa Kanya. Okay? Ano yung sinabi sa unang Kronika 16:11? Seek the Lord and His strength. Seek His peace over more. O either more. Kailangan mo siyang hanapin. Huwag kang mananangan kung ano ang meron ka. Lakas. Lahat yung mawawala yan. Manghihina ka. O ano pa yung sinabi? Seek ye first thy kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung uno, yung early verses niyan? Ay nako, huwag kang mag-alala sa iyong pagkain, huwag kang mag-alala sa iyong susutin, huwag kang mag-alala sa iyong inumin. Yan yung sinabi ng Panginoon, kasi kadalasan nahuhulog yung pananampalataya natin sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi ka na makadalo sa simbahan. Di ba? Alam mo, nakuha ko ngayon yung pangangailangan. Ang hindi matagal-tagal sa tao, yung wants. Yung wants, the wants, the wants, the wants. Kaya wala na tapusan. Kaya pag may nagbubuli sa'yo ng wants, wants, wants na yan, mahirap yun. Di ba? Yung dawagan, Brother Francis nung dumating, hey, ganyan ka na, basta ako dalawa na yung ano ko eh. Ganyan mo kaya ako. Guidance of unbelievers. Hindi, guidance na dahil sa Panginoon, eh gumagaya ka. Di ba? Wala akong masama doon, nabibigay mo ako. Ay, hindi ako kontra doon ha. Ang hindi lang kasi maganda pag dumadating na sa pagkakataon na yung hinihingi mo, ready ka ba? Natutuloy pa rin sa Panginoon. Di ba? Ready ka pa ba? Ha? Nasa kabila niya, mga kapatid, hindi mo talaga siya kalimutan. Sa Proverbs, chapter 30, wala yung dito. Sabi doon, nung manalangin siya, Panginoon, huwag mo naman akong paghirapi ng sobra. Baka matutuloy ako nakakaw. Huwag mo naman, sabi niya, Panginoon, paramihin o
pag-aari, baka tuluyan kita makalimutan. Yan po yan sa Proverbs chapter 20, yung binabanggit ko sa inyo ngayon. Warning yan yan sa atin. Okay? So, kaya nga, huwag ka sana na nasa dawagan, nasa batuhan o sa daanan. Okay, pangatlo, patapos na tayo. Perseverance in difficult times for those who understand, they know that it brings blessings and rewards. Sino nito yung may mabigat heavy trials in life? Sino po yung mayroong magpipatinding pagsubok? Kung paano yung tinatanggap yung blessings na ang inyong tawagan tayo na, ganun din yung tanggap ninyo sa trials. Sapagkat, nangyayari po yan dahil mayroon po yan nalagay na blessing. Pag yan ay napagtagumpayan mo, ang susunod po niyan ay pagpapala na. Tama po ba? Okay, sa kabila ng pong lahat ng yan, alam ko sa inyo dito, mayroon mga pinagdadaan ng malaking problema. Hindi ba ako doon? Kasali din ako roon. Kasali din ako dyan. Lahat tayo ay dumaan yan. Pero kapatid, kahit may problema ka, lumapit ka pa rin sa Panginoon. Amen? Labos sa kalimutan. Kahit ano, kahit ang kalata, huwag mo rin kalimutan ng Panginoon. Kasi pag ganun yung mangyari, hindi tayo magiging pangapa. Nandun tayo sa tatlo lang naglalaro. Minsan nandun ka sa kalsada. Sa daan. Yung words of God sa puso mo. Minsan nandun ka sa patuhan. Minsan nandun ka na naman sa tawagan. Bakit hindi natin sikapin maabot yung pangapa na binabanggit ng Panginoon? Yung mabuting lupa yung puso natin. Di ba? Ang sinabi pa po dito sa atin, sabi dyan sa ating pangatlo, pagtsatsaga sa mahirap na panahon para sa mga nakakaunawa, alam nilang nagdudulot ito ng pagpapala at gantimpala. Ako naniniwala ang pagpapagal, yung paghihirap, yung mawalan ka ng gatas sa anak, mahirap yun. Tama po? Maliit pa lang. Yung mawala ka ng bigas, mahirap yun. Yung mawala ang pera na gusto mong bumili ng pagkain, mahirap yun. Nakakawa po ninyo? Kaya ikaw ngayon na mayroon, na hindi mo naranasan mo, pasalamat ka. Kaya tinihan? Kinikwento ko yan sa inyo kasi hindi naman ako makikwento yun na hindi namin nanas. Yan si Maxine, nung kami inabutan ng bagyo. Kami ni Mate, pati niyo, isipin niyo buong maghapon, nakawin ako ng damit, tapos yung bahay namin, ang lakas ng hangin. Yan, Sister Mita, tanongin niyo yung totoo niya. Yung loob ng bahay namin, kung ako ng isang positive, tinutukuran ko ng hapon ako, kasi kung hindi, babagsak na yung bahay namin. After noon, wala na kaming bigwa, wala kaming makakain na talagang hindi talagang, wala talaga. Humingi niya si Maxim, maliit pa niya. Ang liit-liit pa niya ni Maxim. Sabi ni Maxim, mainom ako ng gatas. Nasa 3 ata yung onto. Wala namin may bigay. Kasi wala mo kayo pagpili ng gatas. Anong sinabi? Mga kapi na lang. Wala rin kami kapi. Alam niyo kung ano mayroon kami? Mayroon mo akong saging na natumba, alam mo na siguro na ito yung mga nasa probinsya. Yung hindi pa naman talaga, yung hindi pa siya yung saging talaga, yung may makukuha naman. O yung umot pa. Pinilit na kami sa winter room eh, nagluto kami doon, yung bubot. Yun yung kinain namin yan. Hindi mawawala din sa amin. Kasi yun yung tanda na hinanap namin ng Panginoon, ng napakatali na hinanap namin siya. Yung lahat na nangyayari sa atin, ano man yung kalagayan ko ngayon, balikan mo yung una mo. Balikan mo yung una. Para lalo pa mamunga ngayon, di ba? Kaya alam natin, lahat ngayon dumadanas, mahirap po yun. Pag kayo ay dumadanas, pasalamat na lang yung iba kung nag-asawa, mayaman yung ano, talagang nabibigyan. Ipaano naman yung iba talagang walang-wala? Alam mo, iba sa inyo dito, mas matinding pa yung karanasan ng ganyan. Maraming bisis po yan.
na nangyari sa Agni Street ko, ito matindi ho. Hanggang umabot yung punto, yung kinakain nila namin kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy yung hinihingi pa binibigil sa amin. At mayroong supply sa school noon. Ano ba yun? 2,000 na yun? 2,005 ata. Puro ano? O 2,005 o 2,006? Mayroon yung pizza galing sa school binala ng bigas. Hinihingi namin. Gamot katindi. Minsan niyaya na ako ng kapatiran doon kasi sa school teacher ako doon, tara, sama ka, punta tayo doon sa bundok, kuha tayo ng kabuting kahoy. Lihim lang namin yung akala ng bawat sa mga kapatid niya. Okay. Pero yung kinakala namin, kabila yung mga nakakala. Matindi. Matindi ang pagsubok sa atin. Pero again, lahat ng yan, doon magmumula ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Tama po? Sino man ngayon mayroong matitinding pagsubok na yan? Pagyamanin niyo lang yung salita ng Panginoon na magpulong-pulong-pulong siya niya sa puso mo. At pag yan ay lumabas, yan yung isang magandang bagay para sa iyo. Kaya ang ipagpumuno yung 35, magkano yun? 35. Hindi po pag yun ay mapuno sa puso mo. Hindi lang yan sandalan sa puso mo, lalabas siya at ipagkanalap niya sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya sino man ang dumaranas sa iyo ng ganon katindi, mas matindi pa kayo, alam mo, mas matindi pa. Marami kami yung karanasan sa tabi ng tungkol niya. At bakit kaya sasabi ko kasi ninyo ngayon, sapagkat ito lang ay mingkats kayo na huwag sana mawala ang pitak sa puso natin yung salita ng Diyos. Tama? Lingunin mo yung nakaraan mo kung paano ka humiling sa Pero, paano ka pinuprovide ang Diyos ngayon? Natingnan mo yun. Dati ang sigasin mo, ang init mo. Pero ngayon, di ba? Ano ang isusukli natin sa Panginoon? Di ba? Isukli mo pa nga dapat yung napakainit na paglilikod sa Kanya. Hindi na lalamin. Huwag mo maging noon sa lupa ng alaklak. Huwag mo sa bato. Huwag mo sa dawagan. Kundi doon sa mabuti lupa. Okay? So ano po yung sinasabi po dito? 2 Timothy 2:12, if we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Di ba? Darating ang araw. Darating ang araw. Ha? Pag siya, sabi niya naman kay Timothy, if we endure, we will also reign with Him. And then, if we deny Him, He also will deny us. Sa buhay natin, bigyan natin ngayon na dapat lalo tayo nasa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay bumalik pa doon, kundi ikaw sana ay doon, lumating man yung araw, ay andyan ka parang parating lang sa Panginoon. Okay? And then, ano pa yung sinabi? James 1:12, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. O diba? Life, mga kapatid, which the Lord has promised to those who love Him. Okay? So, ano man yung kalagayan natin, again, magpatuloy sa Panginoon. Doon sa lahat ng nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Okay? Pang-apat, perseverance in difficult times for those who understand and wills good deeds and good character. Ang pagtsatsaga sa mahirap na panahon para sa mga nakakaunawa, ito ay bumubuo ng mabubuting gawa at mabuting pagkatao. Alam nyo, ito ha, pag tayo lumaharap dyan, doon natin nakikita yung pagkatao natin. Ano kaya? Marami na siguro tayong kasalanan sa Diyos. Marami na siguro tayong hindi nagagawa sa Kanya. Doon lang na tayo nakapag-umuni-muni. Naintindihan, no? Pag andun ka sa gitna ng pagsubok, brother, sa to. Di ba? Sasabihin ni Strength kita. Verse 2, baka may ulang na tayo sa Diyos. Bakit ganito yung nangyayari? Di ba? Bakit may trabaho naman si Brother Ryan? Bakit okay naman yung ganito? Bakit parang hindi maganda? Alam niyo yung trials na yan? Doon mo rin na, baka may masama na akong ugali, ha? Sasabihin niyo,
Baka nagbago na yung ugali ko dahil sa ganito na ako. Di ba? So ito yung mga bagay na napakalaga sa buhay natin. Ito yung sinasabi na binubuo tayo dito yung sa kalagayan natin, doon natin na nakikita na bagay sa mga trabaho natin na papasin natin baka. Sister, brother, baka may buwan na tayo sa Panginoon na baka mayroon na tayong hindi nagagawa o pagdaba natin yung mga pagsubok sa atin. Doon mo rin nakikita na sinasabi dyan na yung ugali mo kung may nabago mo wala ito. Hindi naman lahat. Ba't kakilala ba kayo na umangat yung buhay ng iba yung ugali? Ba't kakilala ba kayo? Ba't kakilala kayo na gano'n? Yung umangat na yung kanyang buhay, nag-iba na ang kanyang pag-uugali. Ba't kakilala kayo? Huwag kong sabihin, pero ba't kakilala lang kayo? Tama? Kung ba't kakilala mo kayo noon, huwag niyong gagayahin. Kasi hindi yon maganda. Okay? Pinamalas lang sa iyo ng pwedeng yung bagay na yan, nagbago ka na. Di ba? Apektado pati kilos at iyong pag-uugali ay nagbago na rin. Huwag ganun. Di ba? Nung mga nakaraktaw pa, dito lang, simple lang, brother, tayo yung sinabi ko, di ba? Nagkaroon pa lang ng cellphone ng 15,000 na iba na yung ugali mo eh. Cellphone pa lang yun. Tama? Nagkaroon ng iPhone. Nagkaroon pa lang ng 30,000 na iPhone. Nag-iiba ka na agad. Yun pa lang yun ha? Yun pa lang yun. E paano kaya ang lalat na mas malaki? Sana hindi ganun. Ano? Kaya kung dumadaan lang tayo ngayon sa kalagitan ng mga pagsubok na ito, napapaalala pa rin siya na tayo ay nanggaling din sa wala. Tama po? Kilala naman natin si Pacquiao, di ba? Ano? Kilala natin lahat? Matuto pa rin tayo lumingon sa lupa, pinagalingan, ating tinatapakan na tayo ay lupa pa rin. Huwag sanang mababago. Itong ating pagtitiis sa ating ginagawa ngayon na sana na tiyaga lang tayo ng tiyaga. Okay? Huwag tayo yung kung ginagawa na natin yung tiyaga natin, magkakaroon na ng kakaibang pag-ibig. Ganun. Tinuturoan lang tayo ito, tiyaga lang kahit may mga tao sa ating harapan na ganun pa rin, huwag mo nang gayahin sa pagkatingin na maganda. Okay? So, panghuli, mga kapatid. Ito muna, Galatians 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Romans 5:3-4. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope. Diba? Yun yung dapat na ating inilalagay sa ating mga buhay. Okay? So again, sabi dito sa ating panghuli, ang lahat ng ating pagdurusa ay pinahintulutan ng Diyos na dalisayin at hubugin ang ating pagkatao. Ang patuloy na paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok, sakalang natin masasabi na ang salita ng Diyos na inasik sa ating mga puso ay nagbubunga ng masagana bunga. Amen? So, sabi dito sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help and trouble. Siya yung ating kanlungan, siya yung ating lakas, at hanggang sa tulo sa kaguluhan o sa kakulangan. Hangga siya sumaklulo. And then, sa mga nagkakaintindi, ano po ang sinabi ng Romans 8:28? Sabi niya, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. Okay lang ba sa inyo kung may pagsubok na nangyayari? Okay lang ba? Hindi ba talaga kayong susubok? No retreat, no surrender? Sige, subukan natin kung hanggang kailan tatagal
ito. Patunayan natin. Ano? Ito yung hamon sa atin ng Biblia ito. Makikita ko pa kayo kaya dito mula ngayon hanggang sa 15 taon. Kaya niyo pa akong pagtisan yan? At kaya ko pa rin kayong pagtisan? Kaya? Palalawin natin ang simbahan? Kaya ba natin? Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Pero ang gusto ko, dumating ang araw na maging maganda, dumami ang ating simbahan o miyembro man. Sana kasama kayo. Dahil kayo ay kasama dito, dahil kayo yung pang-apat na binhi na nilalang ng Panginoon na nagbunga na nagbunga. Amen? Are you ready to help the church? Yes. Sana lahat tayo ay tumulong sa simbahan. And let us pray. Panginoon, kami po Diyos ay patuloy na lumalapit sa inyo. Na binhi na narito sa amin ay hindi binhi na nalang doon sa daanan. Hindi binhi na nalang doon sa tumahan. Hindi binhi na nalang doon Diyos sa lugar. Ang binhi na narito sa amin ay binhi na kung saan ay namumunga ng 50,000 Panginoon. Nagagamitin namin Panginoon dito sa gawain ninyo Panginoon. Lord, tulungan niyo kami Panginoon na sa kabila ng aming mga kapighatian at problema ng aming buhay, Lord, maalpasan namin ang lahat ng ito sa tulong ninyo. Alam namin lahat kami dito, Diyos, mayroong mga dinaranas na iba't-ibang mga sumirani. Subalit, Ikaw, Panginoon, ang aming kandungan, Ikaw, Diyos, ang aming sandigan na handang sumaklulo o anumang oras sa aming kaguluhang hinaharap. Lord, pinupuri ka namin. Pagpalain po, O Diyos, ang bawat isa. Salamat din sapagkat ang salita ninyo ay nagpupukaw ng aming mga pamumuhay, pananampalataya. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen.